So magandang araw sa inyo, growers. Medyo matagal na rin na nag-share ako ng mga technicals or studies about sa stock market. So ngayong araw, ayun ang gagawin natin. Mag-share ako sa inyo ng isang strategy na pwede nyong i-apply sa isang trending na stock. Especially pag nakakita ka ng gap. Madalas kasi pag nakakita tayo ng gap, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Or nag-freeze tayo, saan ba tayo mag-execute or paano natin i-execute kasi wala tayong prior knowledge kung paano ba i-trade yun. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea at i-walkthrough ko kayo dito sa trade ko ng IRC, paano ko siya tinrade, paano ko siya nilaro, at paano nyo rin siya magagamit yung strategy na in-apply ko. Kasi gaya ng sabi ko, lahat naman ng impormasyon na andyan na. So bibigay ko to sa inyo ng libre, pero may isa lang ako kahilingan, pumunta sana kayo at mag-subscribe dito sa channel natin, no? Pinutin nyo lang yung subscribe at yung bell button para palagi kayong updated. Tsaka kung mayroon pa kayong pagkakataon, pumunta rin kayo dito sa channel ng Hanash Pilipinas. At ito isang channel na pinapalago natin, na entertainment channel. So kung stress ka sa buhay mo, pwede mong panoorin to. May mga prank, mga experiments, challenges. So maraming salamat sa inyong pagsuporta ng patuloy. So ngayong araw, i-share ko nga sa inyo kung paano ako nag-trade dito sa IRC. So bisitahin natin yung IRC ngayon. Open pa yung market. Yan, magte-10:30 pa lang, open yung market. So ayan ang condition ni IRC ngayon, negative 0.85% siya. Ano ba yung mga stock? Hindi naman ako makakapag-trade dahil gumagawa ako ng video. Servisyong totoo para sa publiko. Anyway, ito yung trade natin sa IRC. Ang average natin is 2 pesos. Market price is 239 pero nagbenta tayo 238. So 90,000 yung kinita natin for this particular trade. Ang capital natin doon is 500k, ano? Okay, so i-walkthrough ko kayo dito sa strategy na ginamit ko. Sa kung paano ko siya in-execute. Na gaya ng sabi ko, meron kasi yung gap, no? Morning gap. So ano ba yung ginagawa ko pagka nakakita ko ng morning gap, may strong volume, tapos breakout. Okay, ayan yung mga recipe niyan. So nandito tayo sa charting tool na Investagrams, libre lang mag-register dyan. So mag-register na kayo. At marami silang bagong features, gaya itong Investa Journal, no? At pwede rin kayong mag-pledge sa kanila. So i-check nyo rin itong investagrams.com/brokerage, no? Para matulungan natin sila na maging isang brokerage na, alam nyo naman, parang pinapakita natin, suporta natin sa kanila. Marami na silang nagawa para sa atin. At malaking tulong talaga itong Investagram. So, meron naman mga kapalit yung pagpe-pledge nyo. Hindi masasayang yan. So, I encourage you na tulungan natin sila. At para naman sa ating mga Pilipinong traders to. So, yun. Balik tayo sa topic natin. Dito tayo sa IRC. So, kahapon, during the open, nagkaroon ng gap si IRC. Ang ibig sabihin kasi ng gap is nagkakaroon siya from the closing price, yung high, tumatalon yung presyo, no? Tumatalon yung presyo ng stock pag nag-open. Unlike kasi sa ibang market, let's say cryptocurrency. Kasi marami dito nakikita ko na nanonood ng videos natin ng mga crypto players, crypto traders. So sa crypto, 24/7 bukas yung market nila. So ang trading kasi sa Pinas is from 9 a.m. to 3:30. So 9 a.m. to 9:30 a.m. yung pre-market. Magpipilahan yung mga bids niyan. So hindi pa nag-execute yan. Ang execution ng mga bids na yon is 9:30. No? So pilahan muna sila ng bids. So nagkakaroon ng ganito. So that means pag nagkaroon ng gap at tumaas yung presyo, so ang ibig sabihin, na-overwhelm ng isang particular side yung presyo ng stock. Let's say na-overwhelm ng buyers yung sellers. No, tumalbog yung presyo. Let's say kagaya nito, ang IRC, ang high niya is 192 pero nag-close siya ng 191, but nung sumunod na araw, nag-open siya at 1.95 pesos. Nagkaroon siya ng gap, no, na 3 cents from the high of the previous day. No, tumalon yung presyo. And para sa akin, ang interpretation ko kasi dyan, pagka nagkaroon ng gap pataas, that means, syempre, na-overwhelm nga ng buyers yung mga sellers. So, meron tayong momentum, may nagtutulak, merong uhaw ng mga traders na gustong bumili ng stock na yon. And kung titignan natin, long-term view, sa bigger picture, yung stock na to, so ito yung naging high niya. 2015. Yan, 215 yung pinaka-high. And sa 2014 naman, ito yung resistance level natin. 180 pesos, which is na-break nga natin last week. No? This is weekly time frame.
So pag sinilip natin yan sa daily, sabihin nagkaroon ng retest dito. So yung breakout na to, niretest niya lang area na to, and then pumutok na siya dire-diretso. So nung nagkaroon kasi ng gap, short term, yan, na-break niya rin tong high na to. So nung pagka-break niya, kasabay nga yan nung gap. So kung makikita kasi natin si IRC, ano, after ng resistance na to, merong maluwag na ulit na area, ang next na resistance niya is itong 215. And after that, ang susunod na resistance niya is ito, 230. Ito yung pinaka-high nung 1999 pa, no, yung resistance na yan. So ayun yung mga price level na tinitignan natin. Pero dahil nga nagkaroon ng gap, and as a momentum trader, naghahanap tayo ng momentum, napansin natin siya, kaya natin siya trinade. So during the morning session, paano ko ba trinade tong si IRC? So ipapakita ko yung history ng trade ko. Bumili ako ng IRC na 200,000 shares noong 9:10, September 10, 10:30. Ito yon yung candle na yan. So 5 minutes. Pag nag-intraday pala ako, 5 minutes yung ginagamit kong time frame, guys. So kung bakit hindi 3 minutes, bakit hindi 15 minutes, hindi 4 hours. So ito yung sa profile ko is nagsisync. So yung mga studies ko nasa 5 minutes. Kung meron kayong mga prior studies na inaaral na mas effective siya sa, let's say, 10 minutes, 15 minutes. So stick to that time frame. So dapat ayun yung alamin nyo kung anong time frame gumagana yung mga strategies nyo. Which is sa akin nga is 5 minutes. So, okay, explain ko lang tong gap ulit. As you can see, tumalbog yung price, ano? Nag-open siya, lagyan natin ng volume. Nag-open siya with the volume. Ito, 195 agad, tumaas siya hanggang 198. So, drawingan ko na lang yung gap. Breakout din kasi siya dito, di ba? As you can see, umangat yung presyo dire-diretso. So, katin natin, nung time na yan, price is umangat siya peak na nag 7%, ano? 9:45 pa lang, 15 minutes after mag-open ng market, nag-gap agad siya. Umangat hanggang 7%. 0.31%. But nag-retrace yung presyo. Okay? Hindi ako bumili nito. Hindi ako bumibili agad-agad sa mga gap na ganyan. Not unless meron akong nabasang catalyst talaga, no? Na talagang merong malakas na chance. Pero most of the time, siguro 80 to 90%, hindi ako bumibili ng umaangat agad na stock. Naghihintay ako ng proper setup or signal based doon sa mga studies ko. So, kailan ako bumili nito? So, kung titignan natin dito ay namili ako 10:30. Yan, dyan ako nakakuha ng 150,000 shares. Isipin nyo, 10 o'clock pa lang, naglagay na ako ng order ko dito sa 197. Pero 10:30 siya na-hit. Ito, 10 o'clock pa lang, dito sa range na to, naglagay na ako ng order ko pero hindi na-hit. Okay, umangat na agad siya. But yun nga, hindi naman ako naghabol. So dito ako tinamaan, yan yung low na yan ko. Bakit ako bumili dyan? Kasi nga, gaya ng sabi ko, yung gap kasi, kaya tayo nag-gap pataas kasi na-overwhelm ng buyers, yung sellers. Kaya maraming gusto mamili, nakita nyo naman, malaki yung volume nito. And during the retracement, nung bumababa siya, yan, nung nag-pullback yung presyo pababa, so yung volume nitong pababa niya, hindi niya na-overwhelm tong volume ng buyers dito nung pataas siya. So for me, that's healthy, yung pullback na ganyan. So ang hinihintay ko dyan is mag-establish siya ng support. Kasi yung open price na yan, ayan muna yung magsasabi mong initial support area. Pag bumalik dyan, ang inaasahan natin, tatalbog siya. So this one naman, nung nag-retrace siya dito, di ba tumalbog na siya? Nagkaroon siya ng konting bounce dito. So inaasahan natin na itong support area na to is magsusupport. Because, so bukas tayo ng paint, papaliwanag ko lang, sa uptrend, kaya gusto natin uptrend yung mga binibiling stock. Ganito kasi nangyayari. So, isipin lang natin kung yari price action to. So, pagka uptrend kasi, tandaan nyo, let's say this is your support area. Okay? Your support becomes a support. Now, di ba resistance to? And nagkaroon ng breakout dito. Resistance also acts as support pag na-break na. Okay? So, ganyan sa uptrend. Support becomes support. And resistance, pag nabasag, becomes also support. So, kabaliktaran naman pag downtrend, kaya ayaw natin ng downtrend kasi previous support becomes resistance. And resistance is also a resistance. No? So, ito na nga, sabi ko, ang low nito, ito yung initial na support area natin. Yan. Ngayong nag-retrace dito, tumalbog yung presyo, inaasahan natin na magsusupport to. Okay? So, hindi ako papasok dyan. Let's say, kunyari, nabasag to, saan ako magka-cut if ever? So, yung low nito, doon ako magka-cut. Kasi gusto natin, pagka nagkaroon ng gap, magkaroon siya ng sustain, magkaroon ng follow-through na umangat siya. Kasi ibig sabihin nun, pagka bumagsak pa doon yung presyo, wala na yung buyers, nag-fade na yung price. No? Which is mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gap naman na nag-fade, na nag-fail. So dito, ayan, dito tayo namili. Plus kung titignan natin is dumidikit siya dito sa 20 MA. Again, 5 minutes to.
So for me, ayun yung gusto ko. Ay, dumidikit na sa ano, sa 20 MA, nagtitrail yung presyo. So namili ako dyan, but ang initial plan ko always is to buy the breakout. So ang pinaka-safest buy mo talaga dyan is bumili ka sa pinaka-high nung day na yon sa breakout. So ayun talaga confirm, kasi kapag nagkaroon ulit siya ng breakout, ng follow-through, ibig sabihin may mga buyers pa na willing bumili. No? So ayun yung na-expect talaga natin na magkaroon ng malaking move to si IRC. Kasi, syempre, ang presyo lang naman ito, ayan, 192, madali siyang itulak. So, nakabili tayo rito, 197 support. Nakita nyo, naka-GTC yung order natin, good till cancelled. Nakasalo tayo, 200,000, pero nakuha lang natin 150,000 shares, ano? So, nag-isip na agad ako dyan ng plan of re-entry. Kung saan ko ilalagay yung final tranche, yung sumunod na tranche ko. So, namili tayo ulit sa, ng 100,000 shares at 204, no? Kung makikita nyo, 203 to saka 204, kasi binid ko na agad siya ng 204 para tamaan agad pataas yung presyo. Kasi na-expect nga natin na pag nag-breakout, no, maraming susunod. So, ayan ang nangyari. Bumili tayo ng 11.15. Kung makikita nyo, sa 5 minutes kasi, kung sa daily, tandaan, kung sa daily, tawag nila EOD, diba? Namimili ka bago mag-close yung candle. Sa 5 minutes, ganun din. Pag 5 minutes yung time frame mo, tatapos mo, kunyari, 11.15, 11.20, 11.25. So, doon tayo namimili. So, ito, above siya ng breakout point. Kaya bumili ako dito, sa area na to. So, tinulak na natin yan. 203, 204, dito tayo banda namili. Ano? Body pa lang ng breakout, bumili na tayo. Para makasa yung tranche natin. Kasi hindi rin naman tayo natatakot eh. Kahit bumili tayo dyan, mag-retrace siya. Kasi meron tayong base. Nakabili tayo dito sa baba. So, yan. Nagtuloy-tuloy naman siya according to our bias. Pero actually, kahapon nga, wala naman ako sa bahay. So, mobile lang tinitignan natin. Mahirap mag-trade mobile lang. So, bumagsak na rin yung presyo nito ngayon sa 225. Pero, nakapagbenta tayo kanina, 238. Saan ba yun? Yung area ng 238. Dito sa area na to, no? Kasi na-expect natin na this is your new high and this is your lower high. Okay, 5 minutes lang to. Sa intraday natin siya tinitignan. So, momentum lang naman. Nasakyan natin siya. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo pag hindi nagtutuloy yung ano, yung gap. Ito yung gap na hindi ko sinasakyan. Let's take a look at WPI. Kasi itong WPI, yun, nag-open to, nagkaroon din ng gap to sa 83. Previous close nito, 82. Nag-open agad siya ng 83. Okay, silipin natin. Okay, again, 5 minutes to. Yan. As you can see, ito yung closing price and then nag-open siya. Ayun, nagkaroon ng gap dito. Okay, tinulak agad yung presyo with volume. So, ang titignan natin, dapat, kung malakas talaga to, yung open price, dire-diretso siya, no? Dire-diretsong tataas. Problema, dito nga, na-fill na yung gap eh, this one. Kasi one tick lang naman eh, one centavo lang naman, one flock yung difference nilang dalawa. So, hindi talaga malabo na ma-fill yung gap na yan. Let's say, kung gusto mong pasukin yung stock na to, it's much better kung dito ka bibili sa breakout nito, okay? So, ano nangyari sa kanya? Wala, hindi nagtuloy oh, tapos dumiretso pa baba. Yan. So, nag-fade, namatay. Hindi siya na-sustain ng mga buyers, no, na nagtulak. So, nangyari nga, yan. Nag-fade yung presyo natin, bagsak si WPI. So, kung yung IRC naman, lagi nyo tatandaan, hindi picture perfect. Kung makakita kayo ng ganito ulit, let's see, nagkaroon ng gap with volume, and ayaw mong bumili sa retracement, okay lang yon. So, kung ayaw bumili sa retracement, bumili ka sa breakout. So, kumbaga conservative, hinihintay mo talaga yung breakout, of course. And of course, yung risk management mo, hindi lang mag-all in eh. No? Siyempre, yung bias naman yan, hindi mo naman alam kung dediretso ba talaga yan. Not because nag-breakout, meron agad follow through. Okay, so manage your expectations. So, itong strategy nga na to, ganyan sabi ko, kung momentum trader ka, magagamit mo yan, breakout. Tapos, let's see, lagyan mo nalang ng combination ng 20 MA. O, pagka nagkaroon ng breakdown dito, edi dito ka mag-sell. Tapos, suhatin natin ha, from this breakout point, let's say, end of 5 minute candle na to hanggang dito. Now, 11% pa rin naman yun, di ba? Anyway, may iba-ibang klaseng gap. Okay, may gap na nangyayari sa downtrend, may gap na nangyayari sa sideways, and gaya nga nito, nangyari kasi siya, nag-above siya ng breakout point. So, for me, pasok to sa parameter ko for a momentum setup na meron ako. So, may isang tip pa ako na ibibigay sa inyo. During the first trading hour, kapag hindi na-fill yung gap, okay, doon sa direction na yun, let's say ito, umangat yung stock, hindi na na-fill yung gap, okay, mataas yung chance na magtutuloy siya towards the direction of the gap. Let's say ito nga, tumaas siya. 1 hour na ito, 10:30 nung nasalo ko siya, hindi pa rin niya na-fill yung gap. No?
That means mayroong mga buyers na willing to buy dyan. Kaya nagme-maintain yung price niyan sa taas ng gap. So yun na nga, nagtulakan na sila. So may mga gap naman na pababa yung presyo. Pagka hindi mo na-fill yung gap during the first hours, mas mataas yung chance na magtutuloy-tuloy pa yung pababa. Okay, ma-overwhelm ng sellers mga buyers. So hindi naman palagi, pero pwede mong gawing ano yan, rule of thumb. Pag nakakita ka ng gap, obserbahan mo muna. Pag na-fill, o kaya minsan kasi yung gap, lalo na pag may mga malalakas na catalyst, ano, may mga news or anuman lumabas na yung public nagkakagulo para magunahan mamili nun. So ganyan naman yung ano, psychology ng mga gap. So sana makatulong yung video na to sa inyo na mga nag-aaral na traders dyan. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. And i-like, mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo pang video lessons or tutorial na gusto nyo marinig mula sa akin. Kung gusto nyo naman ng mentorship program, malapit na ulit mag-open yung primer. And marami tayong ginagawa para maabot yung mas maraming Pilipino. And hopefully, makasama ko kayong lahat dito sa friendship program. So lahat tayo dito magkakaibigan. Kaibigan, syempre walang sikret-sikreto. Eh wala naman talagang sikreto dito sa trading. Yan yung totoo. Sekreto dyan is magsipag ka mag-aral. So maraming valuable lessons ka matututunan sa iba't ibang mga tao, mga libro, experiences nila. Kung gusto mo gumaling sa isang bagay, kahit outside trading pa yan, ayun lang naman yung sekreto dyan. Kailangan mo magpursige talaga na mag-aral at maintindihan. And huwag ka magmamadali. So experience is the best teacher pa din talaga. So maraming salamat ulit sa oras mo at tinanood mo yung video na to hanggang sa dulo. And God bless you. Salamat! Fresh ka pa ba? Meron pa. Anli nga kasi direk. Ito talaga eh.